Okay, good morning mga kapirikit. Ito po at mag-second apply na po kami sa aming kamatisan. At start po kami ngayon kasi umabot na po yung 7 days nila sa unang apply po ng abono namin. Lumipas na po yung 7 days. Kaya ito po, mag-second apply na po kami. Gamit pa rin po namin mga kapirikit. Ito pong Sierra Leyva Tropical. Yan pa rin po ang gagamitin naming abono dito sa ating kamatisan. Ito pa rin po yung Umarits na laging nilalagay. Kasi po, ito po yung pampadaming ugat po natin sa ating kamatisan. Ayan po mga kapirikit. At papunta na po kami dun sa my drum. Pero ipapakita ko po yung naging resulta po ng aming pag-apply nung unang apply po namin sa abono. Ayan po ngayon ang ating mga kamatis. Ayan. Magandang bulas na po sila. Kasi po, ginamitan na po natin silang Umarits at yung Sierra Leyva Tropical po natin. At ngayon po mga kapirikit, mag-apply na lang po kami. Kung gano'ng kadami yung nilagay po naming abono nakaraan, gano'n din po ang i-apply po namin mga kapirikit. Ayan po kasalukuyan, nagtitimpla na po kaming abono. Ito po kasing Sierra Leyva na yan, inaalo po namin yan sa tubig kasi po ididilig po natin. Ganun po ang tamang pag-apply po natin sa abono. Ito pong Umarits, lalagay din po sa timba at lalagyan din po ng tubig. Dapat po mauna po natin ilagay yung Umarits natin mga kapirikit. Kasi po, pag nauna po yung abono natin, yung pong kasunod, nilalagay po natin yan, hindi po siya matutunaw. Parang ang style po niya, parang magiging sebo ng baka. Pag pumalamig, di po ba ang sebo ng baka pag malamig, namumuho po. Ganon din po si Umarits. Kaya dapat po, mauna pong mailagay itong Umarits natin. Ayan po ang tamang pag-apply po natin mga kapirikit. Para po makita po ng mga balak magtanim or yung nakapagtanim na. Ayan po kasalukuyan, mag-start na po kaming magdidilig ulit sa abono natin sa ating kamatisan. Ayan po ang resulta po natin yung unang apply po natin mga kapirikit. Malusog po sila, matataba at malambot po yung kanilang mga dahon. Kaya medyo malambot po yung dahon nila na hindi po sila dry. Nag-apply po kami kasing Power Max at nilagyan pa rin po namin siyang Serenade mga kapirikit. Yung Power Max, in-spray po namin yan. Yung pong Serenade, dinilig po namin sa puno. Pero wala pong along abono yun. Kasi po, pag inaluan mo po siyang abono, may posibilidad po na mawawala po ang bisa ni Serenade. Kaya dapat po, solo lang po siyang i-apply sa ating lupa. At ito po kasalukuyan, nag-start na po kaming nagdilig dito sa bandang dulo. At ayan po, ipapakita ko po yung dito sa dulo nila. Pare-pares lang po ang pagganda po ng ating mga kamatis. Wala pong maliit, walang nanilaw. Puro ganyan po ang itsura nila mga kapirikit. Ayan po. Ayan po kasalukuyan, nag-start na po kaming nagdirig ulit sa ating mga kamatisan mga kapirikit. Ayan po ang tamang pag-apply po natin. Basta ang tansya lang po dyan, nasa 50 ml lang po ang pwedeng mailagay sa ating punong kamatis. Para po hindi sila mabigla sa abono. Kasi po, ang abono po natin, kahit na paulit-ulit ko lang po sinasabi, mainit po yan. Pag nalagyan po kasi ang dahon nila, may posibilidad po na malalanta kahit na matataba na po sila mga kapirikit. Ayan po ang tamang pag-apply po natin. Yung pong isa na yun na ngayon lang po siya nagisali sa ating pagdidilig. Kaya kasalukuyan, masipag na masipag pa po siya. Kasi hindi pa po bugbog sa trabaho. At ayan mga kapirikit, kasalukuyan,
Nung pong unang apply po namin sa abono, natapos po namin kagad, alos nag-start po kami ng alas 7 hanggang alauna. Ay ginawa po namin, tinuloy po namin yung mga poste po natin sa ating mga kamatis. At syempre kaya po, kahit manilit pa lang po sila at bagong tanim pa lang, naglagay na po kaming poste. Kasi po sa totoo po, marami po akong tanim na kamatis. Alos ang nakatanim ko pong kamatis, 2 hectares na po sila mga kapirikit. Pero yung nauna ko pong tanim na 1 hectare, kasalukuyan po malalaki na po ang bunga nila. At napakakapal po ng bunga ng nauna kong tanim na kamatis mga kapirikit. Para pong ubas yung kapal po nila. Bawat isang tangkay po, 10 piraso. At ayun po kasalukuyan, ito pong tinataniman kong kamatis na to na bago, pinalinis ko po yung side niya kasi po medyo maluwang pa po ang space natin. Sayang po kasi at kasama po sa rent ko yan, sa nirenta kong lupa. E ngayon, ang discarte ko po dyan mga kapirikit, lalagyan ko po yan ng kalabasa. Kahit na alimbawa, yung tinatalbusan ko lang yung kalabasa na naitanim dyan, kahit papano po may dumarating po tayong income kahit na malilit na alaga lang. At ipapalinis ko po lahat yan, pati po itong arapan na yan mga kapirikit. Ayan po, maluwang pa po ang space natin dyan. Pero manuwala po kayo dun sa sinabi kong napakakapal po ng bunga nung nauna kong tanim na kamatis. At pupuntaan po natin ngayon mga kapirikit. Tara po at samaan nyo ako dun sa aking tanim na kamatis. Ayan po mga kapirikit. Nandito na po kami sa nauna kong tanim na kamatis. At ipapakita ko po sa inyo ang resulta doon sa ating ginagamit na chemical kung paano po ang lakas po nila at kung paano kadami ang bunga po na lumitaw. Sa isang tangkay po kasi, 10 piraso po ang bungang napalitaw po natin mga kapirikit. Ayan po at ipapakita ko po sa inyo. Ayan po ang bunga po nilang lumitaw. Makapal po yan na parang ubas. Itutok mo yung camera para makita po ng ating mga viewers kung paano po gano'ng kakapal yung bungang napalitaw po natin sa ating kamatis. At kasalukuyan po, marami pa po yung maliliit na lumitaw at yung malalaki po, ayan po sila. Hindi ko na po bibilangin doon sa sinabi kong 10 piraso bawat tangkay pero lampas pa po doon sa 10 bawat tangkay po natin mga kapirikit. Ayan po ang ating kamatis ang naging resulta po nila. Ayan po, malalaki na po sila. At doon po sa ginagamit po nating Power Max at Humarich, ayan po, alos po hanggang mata ko na ang taas po nila. Kunting-kunti na lang po, lulubog na po yung ating poste. Pero hindi ko na po papaabuti yan hanggang doon sa dulo kasi po, mahirapan po yung maglalagay po natin tali. Kaya gagawin ko yan, isang beses na lang po hanggang dito na lang po yan. Tapos, pag malalaki na po ang bunga nila, bababaman po niya ang konti lang. Ayan po, at ipapakita ko po yung mga kamatis po natin dito. At ayan po, sa loob yan, naglalagay po silang netting. Yung cover po na para hindi po umiga. Kasi po, matatangkad po yung ating kamatis. Ayan po mga kapirikit, yun pong naglalagay po natin yung netting. Sa lukuyan, dalawa lang po sila. Yung pong dalawa, yung pong mga sanga na hindi pumasok po dun sa leting natin, pinapapasok ko po sila. Gaya po nito mga kapirikit, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po yung sinasabi kong pinapasok po nila sa leting. Kasi po pag lumaki po ang bunga niyan, hindi po nakapasok dun sa ating leting, may posibilidad po na iga siyang ganyan. Kaya ginagawa ko po, ipapasok po yan. Ayan po, pinag-ati-ati po namin yung trabaho, may naglaleting, may nagpapasok pong mga sanga. At ayan po, ipapakita ko po yung mga kamatis po natin, mga kapirikit. Makakapal po ang bunga nila. Ayan po. Ayan po ang bunga nila, mga kapirikit. Yan, ipakita mo sa mga viewers po natin para po sakali yung pong nirekomenda kong mga soil conditioner at yung foliar po natin na Power Max para makita po nila yung bisa niya. Ayan po,
dito po banda, halos lahat po kasi yan, pare-pares lang po ang bunga nila, pantay-pantay lang po yung kapal ng paglitaw ng bunga po ng ating mga kamatis. Kahit po meron nagsasabi na dapat itanim na variety na Diamante Maxef 1, kung hindi mo po alam yung proseso, hindi mo rin po mapalitaw yung makapal na bunga. Kaya yan po, binibigay kong tip sa inyo kung anong dapat nyong gamitin na foliar at soil conditioner. Ang humarits po kasi, ang alaga po niya dito sa Pampanga, 200 lang po isang sachet. E ngayon po, dun sa ibang probinsya or lugar, hindi po alam kung magkano. Hindi po lahat po kasi ng soil conditioner maganda. Meron po kasing soil conditioner, napakamahal po niya, pero ang talab po niya ay medyo mahina. Ako, ang pinaka-the best ko po talaga ginagamit, yung humarits po natin, mga kapirikit. At ayun lang po mga kapirikit, at sana po ang aking vlog na ito, masubaybayan nyo po. At sana, gaya po ng sinabi kong mga naunang vlog ko, na makatulong po ako sa mga baguhan po natin na farmers o yung balak palang magtanim, ayan po ang dapat nyo i-apply yung pong mga sinasabi kong mga gamot gaya po ng Power Max at Humarits at yung Serenade. Pinaka-importante po talaga mga kapirikit yung Serenade. Ina-apply po natin yung direct sa lupa na pwedeng bago itanim, lagi na po Serenade or pagkatanim niya, ispray mo po sa mismong puno. Ayan lang po mga kapirikit at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all po mga kapirikit.